kapaps, visit po tayo sa mga binaan na lugar dito sa amin. Then, hindi makitaan. Ito po ay San Jose Bridge dito sa amin. At ito po yung kalagayan niya nung una pa lang pong araw na umuulan. Ito po ay Salong River. Yan po. Ito po ay Poblacion Ilaya going to Barangay Daan Banwa. Ito po yung paligid. Ito naman po ay sa likuran ng Tapas Terminal. Ito po. Na ang San Jose Bridge. Oh, look! Parang crocodile. Then, oo, tuya, good man, ha? Ganda yung orog na pet. Father orog. Hala, mama pin, tuya doon sa, oh. Tuya doon sa, oh. May pamalay to, oh. May mga house. Afternoon situation ng San Jose Bridge. Ito po, tumaas na po siya sa warning level at natabunan na po yung warning sign natin, meaning kailangan ng lumikas yung mga tao. Ay, dalit na mga lapa. San Antonio. Ay, San Antonio, bahay ko puro. Ito naman po, wala itong tulay. Wala naman po itong ilog. Ito po ay daanan. Barangay Malitbog po ito. Pero umapaw lang po yung tubig sa kalsada. Yun guys, pinasindip ko lang po sa inyo yung sitwasyon ng baha. So, nandito na po tayo ngayon sa farm after 3 days po na bumaha. Pasyalan po natin yung farm natin. Guys, ito naman po tayo ulit sa farm. Ito, tapos na po ito lahat sa left side ko. Sinusunog, iniipon po nila yung mga leaves ng tubo at saka susunugin po para at saka tip-tipan po. I don't know kung ano yung tip-tipan. Basta yung anuhin po ng anong klaseng ano yan? Anong klaseng wait. Yan po. Kaganyanin ang ano ng parang itak po. Itak ng ano ng tubo at tapos kung masunog na siya at lilinisan po hanggang roots niya po para po tutubo yung bagong tubo ng tubo. So ito pong area na to yung uunahin natin kasi tapos na po yung
mag-harvest ng tupo. At dito naman po sa kabilang side ko ay hindi pa po natapos, baka mga apat pa po na truck dito. At bukas pa po sila babalik kasi malamig po, hindi kaya po mag-harvest ng mga tauhan ng malamig na panahon. At ito po siguro by April pa po ito kasi maliit pa lang po yung tubo at bago po ito, first time po ito na tinanim. So yung tubo dito sa amin, karamihan po hanggang 3 years lang po bago-baguhin yung pagtanim ng tubo. At pero po yung ibang low budget po, minsan umaabot ng 5 years, yan po tinatawag na tigbaw na po yung tubo kasi matagal na po. So ito guys, tingnan natin. Yan po yung bago at saka marami pa pong damo. Siguro next month i-ano natin ito, ihagbas para po makita natin yung tubo ng tubo at saka hindi po mahihirapan yung mga tauhan para po mag-harvest kasi mahirap po mag-harvest ng maraming damo, magulo, hindi malinis yung portion ng ating tubuhan. So ito po guys. And guys, hanggang sa dulo yan, hindi na tayo pupunta doon kasi mahirap na Makati. Naka-shorts kasi tayo ngayon. So, dito lang tayo sa unahang bahagi.